Kapatid, ating simulan ang ating banal na pagdiriwa sa ngala ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na pagdiriwa. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawaan. Panginoon, kawaan. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Ama naming makapangyarihan,
Pinababanal mo yung pataing-iing kasambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapisnan. Gawin mo nga pong daigdig yung mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo ang bigay mo sa lahat para puspusin ang kaluuban ng kanan noong ang mabuting balita ay simulang ipamanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang amin. Nilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring pangatilang apoy na nananatili sa mga apostol. Ito rin ang ganda ng pagsilag ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa Matuwa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatimon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang hukong mula sa langit. Animoy, halunod ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. Nang may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nabuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga tao palasamba sa Diyos. Nang marinig ang hukong na ito, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong sinika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakakanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa wikang ating-ating tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naganapan ang lupa.
Natatakot at mamamatay kung kitling mo ang hininga. Mahuwi sa alabok, pagkat doon wala sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay inulong mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalundan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kabal. Sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninyo man Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatibayan ng Espiritu. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ibabuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griyego, alipinman o malaya, ay binigyan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng Marita, tulad mo'y pagpapala upang kami mag-usap. Kaibigan, panubay sa aming mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilig namin sa ngingin, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di kananahan ay walang kaganapan, ang buhay namin tangal. Maruming palinisin, lantay, manalwahi, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alam, lagi sa tamang landas. Tugunin aming upo kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Kantimpalay ibigay sa handungan ng buhay, ligaya walang hanggan. Magsisayo po ang lahat. Thank you.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mabuti sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinili ang mga pinto ng bahay na kanilang pinatitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagilian. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinuko ako ng mama, gayon din naman sinusuko ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Inupuri ka na ang Panginoon Jesus. Magandang umaga po sa mga nagpapatid. Kapayapaan po at pawang kaputihan sa inyong lahat. Noong pong nakarang linggo sa ating pagdiriwang ng nakinakabistahan ng pag-abiyat ni Jesus sa langit ay mayroon siyang pangakong iniwan. Ang kanyang sabi ay, hindi ko kayo iiwan ang mga ulina. I will not leave you orphans. Ipapadala ko sa inyo ang patnubay, ang Espiritu Santo, o ang paraklito. Paraklito, no? Kung sa husgado po, mayroon kang tagapagtanggol, no? Abogado. O kailangan mo na tagapagtanggol. So, ito yung pangako noon, no? Ng Panginoon Jesus bago siya umakyat sa langit. I will not leave your hands. I will send you the Holy Spirit, the paraklito, your protector and your guide. So yun po yung pangako ngayon sa araw na ito sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Pentecostes ay narito ang kaganapan sa pangako iyon. Dahil sa araw na ito ay tumating, ibinigay sa simbahan o sa sambayanan ng Diyos ang patnubay, ang tagapagtanggol, ang ating gabay, ang banal na Espiritu Santo. Pentecost. This is the culmination of Easter season. Yung Kwaresma po, 40 days natin ipinagdiwang noon. Mas mahaba po ang ayan, no, Easter season po, 50 days. 50 araw. At ito po, no, ano, dumako na tayo sa ikamang pinakarurok ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang pagpapadala ng patnubay, ang magbibigay patnubay at buhay ng simbahan, ang Espiritu Santo. Kaya nga sa pamamagitan sa pagdating ng Espiritu Santo, napapatuloy ang mga gawain sinimula ni Kristo. Ito yung pangako niya eh, I will be with you till the end of time. Kaya nga sa pagkapadala ng Espiritu Santo, nagpapatuloy ang mga gawain ni Kristo. Ano yung background dito bakit? Pentecost, no? Pentecostes, 50 days. Magandang balikan natin ang kaunti, ano yung historical background dito. Sa lumang tipan po, ang Pentecostes ay ito'y tumutukoy o may kaugnayan sa 50 araw na mahalagang pangyayari sa buhay ng mga
bukod yun, no? So 50 days po yan, no? Na may kaugnayan sa anumang mahalaga na pangyayari sa kanilang buhay. At ang Pentecostes po ay unang ginamit itong salumang tipan sa isang kapistahan, pista ng harvest time, no? Pag-aani. Ang mga Hudyo, no, sa lumang tipan ay magbibilang po sila ng 50 araw pagkatapos po ng pag-aani, no? 50 days. So, ano po yung naiwan, ano po yung natira doon sa field, kung bawa trigo o sa atin sa konteksto natin sa Pilipinas, palay man yan, mais man, kung ano yung naiwan doon sa field, ay para yun sa lahat. No? Kung sino man, ano man na makuha mo roon, maharapos mo roon, walang bayad, at ay iyon yun, lalo na sa mga mahihirap para sa kanilang kapakanan. So, magbibilang sila ng 50 days. After that, para sa lahat. No? So, noong una, ang Pentecostes ay ayan, magkaugnayan niya po yan sa kapistahan nila tungkol sa harvest time. Sa kalaunan, ito ay ginamit din nila o ang kanilang pagkukunita. Alam natin, ang bayang Israel, no? Binamo sa slavery, no? Sa Egypto at naglakbay yan sa ilan. Ha? For 40 years sa pamumuno ni Moises. So yung 50 araw, unang 50 araw na kanilang paglalakbay doon sa ilang ay kanilang pinabalikan iyon at binukunita dahil sa 50 araw, pagdating ng 50 araw doon sa ilang ay ibinigay kay Moises yung 10 utos ng Diyos. So yun no, kalaunan, ito ay ang pagkunita nila sa pagbibigay ng 10 utos kay Moises. 50 days noong nagsimula silang maglakbay dun sa ilang. Kaya nga po, taon-taon ang mga Hudyo pumupunta sa Jerusalem at ginugunita nila ang pangyayari nito, ang pagbibigay ng 10 utos, no, kay Moises. Now, in the New Testament, ito na yun, ano? Ang Pentecostes po ay ang pagdating ng banal na Espiritu Santo, ang paglugob ng Espiritu Santo sa mga alagad. No? Ang patnubay, ang gabay ng Espiritu Santo ay dumating at ito ay ating ginugunita. Kaya nga, ang 50 araw na ito ay sabi ko nga, the culmination of Easter season dahil umitilang din tayo 50 days matapos na si Kristo'y muling nabuhay at siyang pagdating ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga narinig natin, ikinukwento doon sa aklat o ay minitaak sa The Apostles at malinaw na ipinahayag ni San Lucas yung mga pangyayari na ganap doon sa mga gawa ng mga apostol. Ano yung sabi doon sa unang pagbasa? Nagkakatipon, no? Ang mga alagad nasa isang city at may mga form, may mga signs na ipinapahayag mo. Ano yung simbolo ng Espiritu Santo? So, una, hangin, mighty wind, no? Sabi nga doon sa may San Lucas, no? Sa Acts of the Apostles. Malakas na hangin at ito yung lumugob sa city, doon sa bahay. At mayroong parang dilang apoy na lumukob sa mga apostol. At ito'y ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. At mula doon, ang mga alagad ay hayagan na tumuna nagtatago. So nung matanggap nila ang banal na Espiritu Santo, lumabas, hayagan, buong tapang, buong kasagisigan na ipinahayag ang mabuting balita. Na wala ng takot, wala ng pangamba dahil napuspo sila ng Espiritu Santo. Kaya ito'y narinig din ng mga tao. I mean, narinig din nila yung hangin, ano? Kaya, di ba napakaraming bansa, Punto, Asia, Pampilya, so on and so forth. Napakarami nila. At dumating. At sa pamagitan noon, ay nagpahayag
ng magandang balita ang mga alagad at ang ipinagtataka ng mga tao, bakit ang mga alagad ay nagsasalita sa kanilang sariling wika at upupong wika? Bakit? Di ba sila yun? Ha? Taga-Galasya sila. Bakit? Bakit natin naiintindihan? No, iba't iba sila. Subalit kanila naunawaan ang mensahe ng mga alagad. At sa pamagitan noon, maalam na ipinahayag ang magandang balita at paalam din tinanggap ng lahat ng mga bansang ito. Kaya mga kapatid, ito, sa pamagitan nito, tinanggap ang mensahe ng magandang balita, kaya isinilang itinata ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, happy birthday sa ating lahat. Isinilang ang simbahan. Kaya mga kapatid, ito'y napakahalagang pagdiriwang para sa ating dahil. Isipin po natin, dito ngayon sa pagdiriwang na ito, ano po ang ipinahayag sa atin? What is the action of the Holy Spirit? No? The response for that psalm, sinasabi ng Lord, send out your spirit and renew the face of the pagpapalibang. Holy Spirit, recreate the world. No? Send out your spirit and renew the face of the earth. Palibaguhin mo. So, mas maganda siguro mga kapatid na ating pagninayan, anong itong paggalaw, pagpapalibago ng Espiritu Santo sa ating buhay, sa buhay ng simbahan, at maging sa buong mundo. Kaya nga po, doon sa unang pagbasa, may tuwin, no? Malakas sa amin. It tapos down everything, foundations, and it creates new foundation. Ang dating mga alagad na natakot, fearful disciples, timid disciples, now have the power, no? The Spirit, no? fire of love to proclaim the wonders of God. Talagang wala nang takot na ipinahayag ang magandang balita. Kaya nga po, sa pagdating ng Espiritu Santo, ay pinigyan ng lakas, ng tapang. This is the new language, no? New foundation. And what is that? Understanding. New foundation. Ang pagkakaunawa. Iba-iba. Subalit sila'y naunawaan. Yun yung unang pagbasa. Kaya mga kapatid, ganun din sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo. Sabi niya, ang banal na Espiritu Santo'y nagkakaloob ng iba't ibang kaloob. Gifts. No? The Holy Spirit gave gifts to the church. Iba-iba man, no? Sabi nga, iba-iba ang ministry, iba-iba ang gawain, iba-iba ang regalo, subalit iisa. No? Diversity, the spirit of diversity is a spirit of unity. Hindi pagkakanya-kanya, hindi pagkapatak-patak, hindi pagkakasira, kundi pagkakaisa. Kaya nga po, sa ikalawang pagbasa, sabi nga po, malinaw na makikita mo agad eh, ang bunga ng Espiritu Santo. Makita mo agad ang galaw ng Espiritu Santo. Bakit po? What is the fruit of the Holy Spirit? Kapayapaan, kagalakan, pagtitipi, at marami pang iba. Kaya nga po, ganun din sa magandang balita, no? Ito'y napakaganda dahil mga kapatid, napaka-powerful, no? Itong mensahe ng Panginoong Jesus, no? Dito sa magandang balita. Dahil ito yung, di ba, yung pangyayari. Nung panahon yung sabi nga po, ang mga alagad ay nagkatalikon, takot, dahil sa mga Hudyo, natatakot sila dahil sila hinahanap din. At sa takot na iyon, pinasok ni Jesus, nagkatalikon sa isang silid, and Jesus enters that room, no? And He offers them peace. Hindi
yung pag hindi kagin, no? Hindi niya, kumbaga, sinumpatan ang kanyang mga lagad na noong mga nakaraang araw lang siya iniwan. At ngayon, kay siya ay hinahanap, kaya doon sa isang sili, pumasok siya roon at ang unang bagay niya sa kanila is imitate you. It is not a message of hatred, vengeance. No, it is an office of peace, love, reconciliation, and forgiveness. Recreate. Paano binago ng Panginoon una ang mga alagad? Tingnan natin sa buhay ng mga alagad. Sabi ko nga, ang mga alagad na ito, nung makita ang Panginoon, ay sabi rin ay tuwang-tuwa. No? Nagalak sila sa pagdating ng Panginoon. At dito sa kagalakan ito, ay binago ng Panginoon. He recreates them, no? Mula doon sa dating mga takot, nangangamba. Ngayon, dahil sila'y inofira ng kapayapaan, forgiveness, communion restored, naibalik ang ugnayan. No? Ibinalik ng Panginoon ang ugnayan. Kaya nga sabi niya, I will make you a new creation. No? Lord, send out your spirit to renew the face of the earth. So sinimula niya yan sa kanyang mga alagad, binago. At doon sa kagalakan, the joy, no, na dala ng kapayapaan na ibinigay ni Jesus ay nagsimula ang pagiging ikamay instrumento nila bilang to be agent also of recreation of this world. Kaya sabi ng Panginoon, kung paano sinusuko ako ng Ama, sinusuko ko rin kayo through peace and reconciliation and forgiveness of sins. Ang patatawarin ninyo sa kanilang makasalanan ay pinatawad naman. Wow! This is how Christ recreates His disciples. Kapayapaan. At ang sabi niya, share with me. Makibahagi kayo sa aking tagumpay, sa aking kagalakan. Ako'y muling nabuhay. At gusto kong kayo'y makibahagi maging sa aking misyon. Kung nasaan ako, gusto ko na roon din kayo. At kung ano ang aking ginagawa, gawin din ninyo. As the Father sent me, so I am sending you to be an instrument of peace and reconciliation through the forgiveness of sins. Ang kanino mang kasalanan na inyong pinatawad ay pinatawad na nga. Pero alam ni Jesus na itong kapayapaan na ito, this peace, this reconciliation, this communion can be treated by sin, by fears. And then, there, right there, He breaths unto them the Holy Spirit. Takot eh. Mayroon pa rin eh. Kaya bibigyan niya ng buhay ang mga alagad. Parang masaklat ng Genesis, no? Nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, He breathed unto them, no? He breathed unto us to give us life. Binigyan ng buhay. Ruwak. Hininga. Binigyan tayo ng hininga. Give us life. Kaya ito rin ang ginawa ni Jesus sa mga alagad. He breathed unto them the Holy Spirit. At mga kapatid, sa pamamagitan nito ay tinanggap ng mga alagad na sila rin ay maging instrumento ng buhay ng simbahan. Recreate the world. Kaya nga po, sa ating pagdiriwang ngayon, mga kapatid, mahalaga na makita natin, sabi nga po, ito rin ang pagpapanibago ng banal na Espiritu Santo sa mundo. No? This world that is divided, wounded. No? Diba? Nagkahari ng yan. Sa atin sa Pilipinas po, no, talagang kapag nung ganang mga balita, parang ang makikita mo yung parang puro na lamang karanasan. And this is also how the Holy Spirit will renew the world. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Iba-iba ang kaloob
iba-iba ang gawain, subalit iisa. Unity in diversity. Because the spirit of diversity is unity and not division. Nasa ibang bansa tayo, dito. Iba-iba tayo eh. Ngayon mga Pilipino tayo. Pero naging salamuha tayo sa iba't ibang lahi. No? Iba't ibang wika. Hindi ko mamaintindihan eh. Nung isang araw, nakumpisal sa akin, ano? Mamaintindihan. No? Kahit hindi siguro ng other words. No? Hindi ko maintindihan yung wika. So tayo'y nakikibahagi dito. Pero sabi nga po, if there is one faith, one baptism, one Lord, then you can say, welcome to our fold. Both human, no? Slaves or free, or Gentiles, then we can say to them, you are my brother and you are my sister. Then, boundaries, barriers, disappear. Ito yung magandahan eh, no? Kungkrito sa ating karanasan. Kaya kapag nire-respeto natin ang kanyang pagkakanya-kanya sa bawat isa, and how it is possible? It is the word of the Holy Spirit. Tanggap natin. Tanggap eh. Bakit po? Iba-iba man tayo. Subalit ni isa. One week na po ako rito. Last week po ako dumating. At sa aking karanasan, sa tingin ito, napakaganda. Sa community na lang una, dyan po sa aming mga kapatid na mga pari sa community. Ay, in the light of this feast of the Pentecost, ay masabi ko na, really, the Holy Spirit is working in us. The new dawn of new foundation, new understanding, dyan po, iba-iba, no? May Sri Lankan, may Indian, may kami Pinoy, may Italian. Pero sa tuwing kumakain kami, ang dami namin mga 11 at ang mga ang sasaya. Wintuhan, biruan, no? Yung Sri Lankan, bibiruin yung Indian, ano? Tatawanan kami. Yung Italian, maglalabas ng pagkain niya, i-share sa amin. O ako naman, na bagong dating dito, na-share ko na kahapon, nasa-nasa. Ang lahat ng pagkain niya, titikman ko. Yung iba, hindi ko kaya. Medyo maano. Hindi ko kaya. Kaya sabi ko nga po, kagabi, para akong nauuhaw sa sabaw, no? Isang linggo na hindi ako nakakain ng sabaw, no? So, tinipan ko lahat ng pagkain, ano? And then, result, trouble, stomach. Ayan, pero mas nasarap naman, ano? Medyo maanghang ay, kaya nga po, alam ninyo, kagabi, nagparinig lang ako, eh, ng sabaw, eh, no? Nabimiss ko yung sabaw, lutong Pinoy. Aba, after ng misa po, may nagpakain agad sa amin. Salamat sa mga sponsors sa gabi. Ayan. So, how it is possible? It is the word of the Holy Spirit, Mr. San Carlos. Maaring nagsalita tayo ng kanya-kanyang ako, dayan din po nga, Ilonggo. So, kahit tayo mga Pinoy, no? Iba-iba, you know? So, we have different tongues, but we can understand one another. New foundation, new language, new understanding. Through our smiles, through our friendship. Abay, Chachi, hindi mo maintindihan yung language, sir. Pag-smile ka lang eh. Di ba? Pauunawaan ka. You offer preacher. And how is it possible? It is the word of the Holy Spirit, Mr. San Carlos. So tayo bilang mga mananampalataya. So let us thanks to the gifts of the Holy Spirit. Paasa naman ka natin ang banal na Espiritu Santo. Kanya-kanya man tayo. Subalit, sabi nga, iisang ano? Later on, we will offer bread and wine. We will receive the Holy Communion. Iba-iba man tayo. Subalit, iisa ang ating pinagkukunan na
The Holy Spirit recreates us. Pinapanibago tayo, pinapanibago ang simbahan upang tayo ay maging instrumento rin ng pagpapanibago sa mundo through forgiveness, through reconciliation, through peace na galing ng Kristo. Kaya nga po, sana sa pagdiriwang na ito ng ating pagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentecostes ay yung maitaguyod natin yung kalaw, yung bunga ng Espiritu Santo, pagpapakabuti at kabanalan. Sikapin natin sa pamamagitan sa tulong ng Espiritu Santo, labanan natin ang kasalanan. Dahil ang direksyon na binibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo, ayan, kapakumbabaan, pagpapatawad, pagpapatawad, all of these are the fruits of the Holy Spirit. Gusto ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, ito ang buhay ng simbahan, nagbibigay buhay sa simbahan na itinatag ni Kristo. At kailanman, hindi ito magagaling. Hindi ito mawawasan. Bakit po? Ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Ang banal na Espiritu Santo ay magpapatuloy ng mga gawain ng Kristo at tayo bilang mananampalataya ay gawin niyang instrumento rin ng kanyang pag-ibig, pagkapatawad, pag-ibigan ni Jesus. May nabalahan, tayo natin, pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mamahalihan sa lahat na may gawa na natin. Sumasampalataya kay isang Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpapasakit ni Pontius Pilato. Pinako sa krus na patay ng Diyos. Pinako sa kinarunan ng mga yuma. Nang may katulong araw, nabuhay na magaling. Kumapiya sa salamat. Sa aming Diyos sa mga pagmamahalian sa doon magmula ang paglilito at hukong sa nangangubuhay at ang matay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan sa kasamaan ng mga manan sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng muli na ng matay ng tao at sa buhay ng mga matay. Mga kapatid, tumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Kung tiwala tayo, manalangin. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu Santo upang maging kuwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba, manalangin tayo. Panginoon, nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga lupa at mga inaapi. Manalangin tayo. Maging masigasing nawa ang mga religyoso at religyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, makamit nawa ng lahat ng mga yumao ang tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, tahimik po natin idalangin ang ating mga pansariling kahilingan.
Ama namin na pagmahal, ipagalok mo ang mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
ang ating paghahain ay kalugaran ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama namin lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak. Ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalatawa ng Espiritu Santo ay iyong ginaganap ang pagkakalang ito na siya rinawang paglahan ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo magpasawa na hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Na sa Diyos, sagang puso at di. Pinaasa namin sa pasalamatan natin, Panginoon, atin. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak, na si Jesucristo na siyang nakalubulok sa kanan. Espiritu ay lumuloko sa mga taong tinubos na iyong itinakbo bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsinang, nang binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y Dominika na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na mga nagisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nang bubunyi sa iyong madakila. Iniabot sa kanyang mga nagad at sinabi, tanggapin niyong malito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yan din naman ang matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kanin. Muli kanyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga nagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang buhay. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na ibigay buhay at ang alis na kalot ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami ang pinarapat na tumayo sa harap para kaming sa iyo. Isinasamo namin kami ang kasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagalak sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ikamino namin ang Bispo at ang Tanang na Maria. Alalahanin mo rin ang kapatid namin kanilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga kumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawan mo maging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang pusong kabiyak. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri si Karangal sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal na puri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pwede naman na galing na utos sa Toro Restos na Panginoon natin ng Diyos. Pahayag natin na lakas. Lagi ang isama. At sa iyo. Kapatid, bigayan mo tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
kapayapaan po sa inyo.
will be part of the solemn high mass at 7 p.m. at the main church, followed by candlelight procession with recitation of rosary in different languages, choral tributes, and final blessing. All are encouraged to participate in this Marian devotion. 1st of June, Friday, Feast of Corpus Christi, one day adoration and procession. As part of the celebration for the Feast of Corpus Christi, we will have a whole community Eucharistic adoration from 7 a.m. to 7 p.m. at the Seraphic Hall. The adoration will be conducted by different communities, prayer groups, youth groups, followed by Eucharistic procession and Holy Mass at 7:30 p.m. at the main church. We invite all parishioners to join the adoration in the procession. The induction of the new extraordinary ministers of the Holy Communion, EMHC, and the renewal of commitment for the existing extraordinary ministers of Holy Communion, EMHC, will take place on display on this day at 10 a.m. Mass in the main church. St. Anthony Steeple will be the coordinating parade of all free food for those who are in need. It will be from 6 p.m. to 8 p.m. during Ramadan Fridays. Anyone can bring any staple food, grocery, water, fruits, or any food that you want to share with those who are in need. 21st August to September 1 will be the next pilgrimage organized by the parish to Italy and France. Interested and parishioners will contact the parish office. When the end of October 2018, Saturday, is a mass wedding for those single who intend to get married within the next 6 months, and all couples who are civilly married. We are encouraging you to be part of this holy moment of celebration of matrimony vows. Please contact Brother Eden Sisto Spuya at 5563-7343 for further details. 31st of May 2018, Thursday, we invite all parishioners to participate in the Santa Cruz 2018, Dolores de Maria 2018. The Mass will start at 7 p.m. till 8 p.m. in the main church, will be followed by a procession at the parish grounds and flower offering to the Blessed Virgin Mary. You may bring candles for the procession. Ano din tinatawagan ko ang lahat ng mga may birthday?
Tumuko kayo at ang ating pag-apala ng Diyos. Ang Diyos, Ama ng Pinwalagan, ay nagkalungiyon ng tanglawo sa katuhong ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain naman kayo na magkaloob ng Espiritu Santo, ngayon ang pagpasawa ng Amen. Bilang apoy na umabag sa tanang mga alagad, na may tumubog sa lahat ng masamang paghahangad, na kapag lubos na sumikat ang imana, na magpasawa na ng Amen. Ang Diyos ang ibigay ang kakayanan sa mga tao, upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika isang pananampalataya. Ay siya namang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa panabig na makaharap siya sa buhay ng malalim hanggan. At pagpalain kayo kasama ang buo ninyong pamilya sa ngala ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kasama ng mga nanapagkirimang, mayroon na tayong pagiging at kapayapaan ng Diyos.